Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa videong ito guys ay pag-uusapan natin kung paano ba palakihin ang nuchal hump o cock ng ating flowerhorn fish. Episode 3 na tayo ng ating grooming tips, kaya kung hindi nyo pa napanood ang episodes 1 and 2, I recommend panoorin nyo yon guys kasi marami kayong matututunan doon. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng mga videos. So simulan natin. Actually guys, sa pag-groom ng flower horn, ito talaga ang pinakamadali at pinakamahirap sa grooming. Pinakamadali kung ang FH mo ay nasa linya ng mga humpy o makok na flower horn. Pinakamahirap o minsan imposible kung ang FH mo ay nasa linya ng maliliit o walang cock. Tandaan nyo guys, may tatlong uri ng flower horn cocks. Hard cock, yan ang wala o maliliit lang ang cock. Semi-water cock, yung katamtaman o tama lang ang laki. At ang water cock, yun ang mga may malalaki o monster cocks. So bakit ko sinabi to guys? Dahil ang pag-e-enhance ng flower horn cock ay nakadepende yan sa genes. Ang tanging magagawa lang natin ay mapanatili ito. May factor pa rin naman ang diet at ang environment pero hindi masyadong significant. So, imbes na sabihin nating palakihin ang cock ng flower horn, ang dapat ay panatilihin natin ang laki ng cock ng flower horn fish. At syempre kasama na dyan para mapanatili ang magandang shape ng cock. Unahin natin ang diet. Ang cock kasi ng flower horn ay kadalasang binubuo ng fluids at fats. Kaya pag nag-expand ito, lalaki din ang cock ng flower horn. May part din ng cock na merong muscles. Kaya para ma-enhance ang muscles na ito, kailangan natin silang pakainin ng mga high protein diet tulad ng mga mealworms, bloodworms, krill or shrimp, chicken heart at marami pang iba. Pero take caution lang guys. Huwag nating madalas pakainin sila ng mga ganitong klaseng diet kasi magiging prone sila sa sakit lalo na sa hexamita. Siguro pwedeng once a week. Kaya dito ulit papasok ang product namin guys na Supercock Flower Horn Enhancer. Kakaiba ito sa ibang enhancers dahil bukod sa astaxanthin at spirulina na nagpapatingkad ng kulay ng ating isda, meron din itong extract ng hipon na mayaman talaga sa protina. At ito guys ay natural protein na nanggagaling sa mga hipon. Para ka na rin nagpakain ng hipon pero hindi magkakasakit ang isda mo dahil wala itong dalang parasites. Available na din ito sa Lazada at Shopee guys. Try ninyo. Kung hindi gaganda ang isda nyo, balikan nyo ako guys. Pangalawa sa ating listahan ay ang stress levels. Kailangan iwasan nating ma-stress ang ating flower horn kasi isa ito sa mga nagpapadrop ng cock ng flower horn fish. Para hindi ma-stress ang isda ninyo, lagi ninyo siyang i-mirror grooming. Yan ay para maging aggressive ang inyong flower horn. At kung aggressive na ang inyong flower horn, hindi na yan basta-basta mai-stress. Sa mirror grooming kasi, akala niya may kasama siyang ibang isda sa tank. Kaya nagiging matapang ito. Iwasan din natin na lagi silang hawakan dahil nagdudulot din iyon ng stress sa kanila. Iwasan din ang gulatin sila, kaya kapag nag-water change tayo, dahan-dahan lang ang pagbuhos ng tubig o mahina lang ang tubig na ilalabas natin sa hose. Ang hindi magandang water quality
ay nakaka-stress din sa kanila. Kaya yan ang lagi niyong tandaan, guys, para iwas stress ang FH at mapanatili ang ganda ng hugis ng kanilang cock. At last, ang pangatlo sa ating listahan, ang tank size. Mas gusto kasi ng flower horn, guys, na nakakagalaw sila ng mabuti sa tank. Para sa kanila, natural kasi iyon. At the more na natural ang feeling nila, the more na natural din ang paglaki ng cock nila. Kaya nire-recommend ko talaga, kung gusto nyo talagang mag-grooming ng flower horn, ang aquarium mo ay at least 35 gallons. Kung budget lang ang gusto nyo. Pero the best pa rin talaga, guys, ang 50 up na gallons. So, yun lang, guys, ang maibibigay kong tips sa inyo tungkol sa pagpapanatili ng cock ng flower horn fish. At tandaan, sa mga tips na ginawa ko, yan din ay pagpapanatili na hindi magiging bengkong ang kanilang cock. So, baka kung may hindi pa ako nasabi o nakalimutan kong dapat sabihin, guys, ay i-comment nyo lang sa baba. So, hanggang dito na lang muna, guys, ang ating video. Sa susunod na video, last episode na tayo sa grooming tips natin. Kaya subscribe na kayo, guys, at don't forget to click the notification bell. At iset nyo, guys, sa all notification para every time na may upload tayo, ikaw ay manonotify agad. Kaya bago natin tapusin ang ating video, guys, gusto ko lang i-shoutout ang ating mga ka-aquarist na sina Aldrin Condol, JPS Fish Small Hobby, and Rian Humarito.